Ang pag-usapan natin ngayon mga ka-teach, ito'y tungkol sa mga lumang punong kahoy na ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan sa pagbaon ng mga, alam nyo na mga ka-teach, yun yung hinahanap natin, yung tinago nila. Kaya nandito yung mga illustration na ito, ginamit ko lang example para masundan ninyo ang mga sasabihin ko mga ka-teach. Dahil tapos na ako sa pag-scan, dito naman tayo sa pamamahagi ng mga ideas. Pinamagatan ko pala ito mga ka-teach na top 10 treasure landmark all 3. At ngayon nandito na tayo sa pinaka top 5 Buli 3. Yan ang tawag sa amin sa salitang Cebuano mga ka-teach, Buli. Pero sa dito sa Luzon, ang tawag nila nito mga ka-teach ay Buri. Yan. Ngayon, kailangan din talaga mga ka-teach na may history ang area ninyo. Kung sakaling may ganito kayong lumang punong buli na nandyan na sa mga lupa ninyo noong World War II. Ibig kong sabihin, kailangan may history dahil wala tayong mapa mga ka-teach. Yan ang totoo. Yung area na napuntahan ko na nakuhanan mga ka-teach sa Visayas at saka sa Mindanao, ang area nila mga ka-teach may history na saling kwento sa mga ninuno nila na ang area nila may nakatambay na mga Japanese Imperial Army malapit sa punong Buli. Yun yung nasabi sa akin nung nandun ako sa lugar nila mga ka-teach. Pero dahil nabinta na nila ang lupa at hindi na sa kanila, yung nakabili mga ka-teach, yun ang nag-treasure, nakuhanan mga ka-teach. Kaya kung sakaling may ganito kayong plastada, hindi lang tayo magbabase mga ka-teach sa mga lumang punong kahoy or mga sign. Kailangan din natin talagang may history ang area. Kahit saling kwento mga ka-teach, pwede yan mga ka-teach. Okay, dito tayo sa mga bearing line mga ka-teach. Sa mga area na napuntahan ko, napansin ko lang mga ka-teach, simula sa puno na nakuhanan, halimbawa ito yung puno, nakabiring talaga palagi ang deposit sa south side kung saan matubig na area mga ka-teach. Hindi man siya totally na parang sapa, hindi siya masapa mga ka-teach, para siyang mga bukal na tubig or palubugan siya ng kalabaw. Yun ang napansin ko mga ka-teach sa Visayas, kung saan doon nakuha ang ganito mga ka-teach jar or ganitong klase mga ka-teach. Yan ang pinaglalagyan ng deposito mga ka-teach. Hindi ko lang alam kung alahas ba ang alaman noon or mga gold coins, pero ang sabi sa grupo na nakasama sa pagtrabaho, binigyan naman sila ng kahit papaano sa financier. Pero ang pagkasabi ng isang kasamahan nila na nakausap ko, ganitong lagayan mga ka-teach na nag-iisa. Kaya inactual ko yung area na nakuhanan. Nasa tubig talaga siya mga ka-teach, pero yung tubig na yon hindi siya totaling sapa. Para lang siyang palubugan ng kalabaw or may mahinang bukal na tubig na lumalabas mismong sa area na yun mga ka-teach. Bearing north side, hindi magkalayo yan ng mga 25 meters simula sa lumang punong Buli mga ka-teach. Ngayon doon naman sa Mindanao, parang ganito ang plastada mga ka-teach, hindi tala magkalayo. Bali ang north side, palayan dahil ginawa na nilang palayan. Pero dito sa south side, may bukal din ng tubig kung saan doon sila kumukuha ng supply sa palayan nila. At yung puno na yan, hindi magkalayo doon sa mismong bukal ng tubig na kung saan nalabas. Nasa south side mga ka-teach. Ang mangyari naman doon mga ka-teach ay panakaw or ninakaw ang pagkuha mga ka-teach sa sobrang babaw. Yun lang ang napansin ko mga ka-teach sa area na yun. Dahil ang sabi ng may-ari ng lupa, that time wala sila sa area na yan dahil pista sa barangay nila. At yung mismong palayan nila medyo malayo sa barangay, kaya wala sila sa time na yun. Bali, dalawang araw silang wala sa bundok mga ka-teach. Walang tao pag gabi.
Yun ang pagkasabi ng may-ari ng lupa sa akin. Pero nung tapos ng pista sa barangay nila, bumalik sila sa lupa nila, doon nila napansin na may hukay na ang area nila kung saan mula sa puno ng Buli naka south side. Hindi magkalayo mga ka-TH ng 20 meters mula sa puno ng Buli papunta doon sa digging spot kung saan ninakaw ang paghukay mga ka-TH or panakaw ang paghukay. Simula naman sa bahay nila, medyo distansya din ang mismong bahay nila papunta doon sa mismong puno ng Buli. Nasa mga hindi bababa ng 30 meters. Yun ang napansin ko lang mga ka-TH. At ayon sa may-ari ng lupa mga ka-TH, ilang bisis na binalik-balikan ng hapon na may kasamang Pinoy ang area nila at kinausap pa siya na gustong bilihin ang lupa nila mga ka-TH. Nasa kabuang 7 hectares ang lawak ng lupa nila mga ka-TH, pero ang gustong bilihin ng hapon ay klahating hektarya lang, half hectares lang, kung saan banda lang sa may bukal ng tubig papuntang Bulitre at saka sa malapit sa bahay nila. Pahaba ang gustong bilihin ng hapon mga ka-TH. Kinumpas ko sa pool talaga doon sa hinukayan mga ka-TH. Base sa may-ari ng lupa, dahil hindi siya pumayag, tatlong busy siya binalik-balikan ng grupo na yon sa loob ng isang taon hanggang sa nawala na mga ka-TH. Lumipas ang isang taon, doon napansin nila na may naghukay na sa area na yon. Last 2019 yung mga ka-TH, Mindanao area. Di ko na lang sabihin kung saan sa Mindanao mga ka-TH. Yun ang history sa area ni Sir na napuntahan ko. Yun ang napansin ko mga ka-TH sa mga ganitong plastadang area. Base yan sa actual kong pag-explore kung saang-saang lugar na ako napunta mga ka-TH. At nakuhanan ko ng idea, ngayon ipamamahagi ko sa inyo. Nang sa ganon, makuhanan din nyo ng idea kung may mga ganito kayong plastada sa area ninyo mga ka-TH. Lalo na't may history, kahit saling kwento sa mga ninuno ninyo, pwede yan mga ka-TH. Or hindi man, doon tayo sa gustong bibilihin, halimbawa lang gustong bibilihin ng mga hapon ang area ninyo, biglang may pumunta na may kasamang Pinoy na gustong bilihin, ibig sabihin mga ka-TH, pasok din yan mga ka-TH, may laman ang area ninyo. Kung may ganyan kayong history at lastada sa lugar ninyo o lupa ninyo mga ka-TH na may lumang Buli. Ayan mga ka-TH. Okay, maraming salamat mga ka-TH. Sana nakuha na ninyo ng idea ang mga simple lecture video ko. Nang sa ganoon, may apply ninyo sa area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga ka-TH. Mabuhay tayo!